Bakit ba sa buhay? Kahit gusto natin, hindi natin minsan mapili ang tamang sagot. Sa eskwela naman ay tinuturuan tayo ng mga tamang sagot. Na yon ang dapat piliin. Na yon ang dapat isulat. Para pumasa tayo at hindi bumagsak. Dahil kapag bumagsak ka sa exam, at lalo na sa grade level mo ay uulitin mo yan. Magiging repeater ka. E sa buhay, kapag bumagsak ka, makakapag-repeat ka ba? Mauulit mo ba ang dati mong nagawa ng mali at tatamain mo? Paano kapag mag-isa ka na lamang at wala na ang kasama mo? Sa classroom, kapag umulit ka, kapag naging repeater ka, next semester ay bago na ang mga kaklase mo. Pero lahat sila ay bago talaga. Wala silang kamuang-muang sa mga nagawa mong pagkakamali noon. Pero sa totoong buhay, kapag bumagsak ka at nagtangkang mag-repeat, alam ng mga kasama mo, mga kaibigan, kamag-anak, partner, asawa, kung ano ang naging pagkakamali mo. At hanggat magagawa nila ay alam mong ipapaalala nila ito sa'yo para ma-down ka. Swerte ka na lamang kung suportado nila ang pagiging repeater mo sa mga leksyon ng buhay mo. Dear Papa Dudut, ako po si Lexi. Buong professional life ko ay teacher ako. Nagsimula sa preschool, nag-elementary at high school at ngayon ay freshman teacher o instructor ako sa college. Hindi pa ako matatawag na professor kasi wala pa akong PhD o master's degree. Next year pa siguro yon kapag naipasa ko na ang masteral thesis ko. Masaya ako bilang teacher dahil nakikita ko ang pagbabago na naidudulot ko sa mga estudyante ko. Lalo na noong nagturo ako sa private school na preschool. Nang unti-unti kong makita na matuto na magbasa, magbilang at unti-unting magkamalay ang mga kids ay sobrang satisfying yon para sa akin. At kung paano kanila yakapin at sabihan ng I love you. Sobrang fulfilling yon. Feeling mo talaga ay mahal ka nila. Kapag Pasko, Valentine's at sa katapusan ng school year ay bumabaha ng mga regalo. Halik at yakap mula sa mga estudyante. Pati mga parents nila kapag tuwang-tuwa sa iyo ay tuwang-tuwa talaga sa iyo. Kakausapin ka at kakaibiganin ka ng sobra dahil sa tulong na naibibigay mo sa mga anak nila. Minsan nga ay may mga daddy pa na feeling ko ay nagpapakyut sa akin. Pero buti hanggang innocenting flirting lang ang mga nangyayari. Marunong kasi akong makahalata. Kaya't inaangat ko kaagad sa professional na pakikitungo ang usapan. Kaya ayon, hindi na nila itinutuloy pa. Ilang taon din akong nasa preschool. Tapos ay nilipat ako sa elementary. Ganon din Papa Dudut. Well loved din ako. At mas enjoy din kasi mas makakausap mo na ang mga estudyante. Mas meron silang malay tungkol sa mga bagay-bagay. Pero may bigayan pa rin ang mga regalo kapag Pasko, Valentine at katapusan ng school year. Pagkatapos ng ilang taon ay sa high school naman ako. Iba naman ang fulfillment doon. Kasi nagbibinata at nagdadalaga na ang mga bata. So marami ng mga crush-crush yan. Maraming nagiging heartbroken. Ang may mga problema sa love life ay nag-uusbunga na. Kailangan kapag high school teacher ka ay parang guidance counselor ka rin. Kasi alam mo na, mga teenager ang daming drama sa buhay. At sa high school ay naging close din ako sa mga estudyante ko. Ipinapakita pa rin nila ang pagmamahal sa akin. At sobrang pagiging expressive nila. Kasi nga mas may kamalaya na sila sa stage na yon. At hindi ba sa high school ay nabubuo ang pinakamalalim na friendships natin. Kaya sa high school ay damay din sa malalim na appreciation at friendship ang high school teacher. Kaya't ang high school reunion ay sobrang inaabangan natin. Dahil sa mga band at pagkakaibigan
na nabuo sa gitna ng gulo ng puberty ng mga estudyante. At dahil alam nilang papalapit na ng papalapit sila sa real world o totoong buhay ng college life. At ngayong nasa college na ako, sa totoo lang po Papa Dudut ay nami-miss kong magturo sa mga bata na estudyante. Lalo na sa preschool. Kasi doon, ikaw ang laging tama. Teacher ka eh. May feeling na ganon. Kasi open na open ang mga estudyante sa lahat ng mga sasabihin mo. Talagang sunod-sunuran sila sa'yo. Kasi ikaw lang talaga ang may alam ng tama at mali. Pero pag palaki sila ng palaki, paedad ng paedad, natututo na silang sumagot at mag-disagree at makipag-debate pa sa'yo kahit na teacher ka nila. Pero ngayong college instructor na ako ay mali ko namang ako ang magtatanong sa sarili ko kung ano ang tama at mali. Naalala ko itong lahat nang mag-usap kami ng high school principal namin, ang boss ko. Oh, Teacher Lexi, last day mo na dito sa school. Maraming salamat sa maraming taon na pagtuturo mo sa mga bata. Naalala ko pa nung una kitang inalok para magturo dito sa school namin. Oh nga po, Teacher Feli. Maraming salamat at nag-take kayo ng chance sa akin. Bakit naman hindi? Magaling kang teacher. Naalala kita nung magkaklase tayo sa College of Education. Sabi ko sa sarili ko, balang araw kapag nakapagtayo ako ng school, kukunin talaga kita, Lexi. Bilang isa sa mga teacher doon. Kaya nga nung tinayo namin yung preschool, kinuha ka agad kita eh. Salamat sa iyo at nagtiwala ka rin sa school ko. Ikaw ang nag-take ng chance. Oo nga, Teach. Ilang taon na rin yun? Parang ang tagal na. Mahigit 10 years na din, Lexi. Pero ikaw talaga ang sumugal, Teacher Feli. Pwede namang mga senior level teachers ang kinuha mo lahat. Pero fresh grad pa yung kinuha mo para mag-head ng preschool department mo. After 2 years. Ha? Huh? After 2 years? Kasi diba, ikaw muna yung nag-head ng preschool department at assistant mo ko. Oo nga, no? Eh kasi naman, hindi ko pa alam ang mga dapat mong gawin. O yung mga gagawin ko sa school. So, ako na muna ang nag-eksperimento. Pero kailangan kita nun. Para kapag meron akong tanong sa sarili ko, sa kung ano bang ginagawa ko, o ano ba yung dapat kong gawin, ikaw ang siguradong makakatulong sa akin para ma-solve o maintindihan kung ano man yun. Oo nga, at ako naman, kinakabahan ako. Kinakabahan? Ikaw? Bakit naman, Teacher Lexi? Siyempre, pag tinatanong mo ko, alam ko na dapat makatutulong talaga yung sagot ko. Na tamang maisasagot ko sa'yo. Kasi kung tinanong mo na ako, ibig sabihin na pag-isipan mo na yun ng matindi. Therefore, nangangailangan ka ng opinion galing sa'kin tungkol doon. Na ibig sabihin, kailangan mo ko para sa desisyon na gagawin mo para sa school. Ikaw talaga, Lexi. Oo, kilala mo na talaga ako. Siyempre, Teach. Idol kaya kita. Feeling very humbled ako na ako ang hinihingan mo ng opinion. Hindi lang bilang assistant. Kasi feeling ko binavalue mo yung kaalaman ko bilang educator. Kasi you've grown so much, Teacher Lexi. Along with the school. Toddlers, kindergarten, elementary, tapos high school nang tinuturuan mo. At ngayon, college na, di ba? So from early grades to college, biro mo, nadaanan mo lahat yun. Oo nga, biro mo yun, ma'am. And to think na maliban dun sa college, lahat ng teaching experience ko dito sa school mo. Oo nga, ano? Sorry, ha? Sorry? Bakit sorry? Sana kung may pera ako para gawing college itong school, para maging university, edi sana dito ka pa rin magtuturo. Para talagang masabayan namin ang growth mo. Nako ma'am, pag nagtayo talaga kayo ng university, tawagan niyo ako, go ako agad. Hire me na agad ang sasabihin ko sa inyo. Good luck on your career, Teacher Lexi. Sigurado akong maraming mga students ang may inspire sa'yo
at mamahalin ka talaga nila. Tulad ng pagmamahal sa iyo ng mga students mo all these years dito sa school. Naku, ma'am, thank you. Sana nga. I just know magugustuhan ka nila. Ang mga college professors ko kasi noon, naku, ang susungit. Laging nakasimangot, mga terror. Kung hindi man terror, napaka-boring. O kung hindi naman boring, walang dating. Di ba naaalala mo pa sila? Naku, parang totoo nga yan. Sana wag ako maging ganun. Naku, sigurado ako. All your years teaching sa early grades will positively impact your teaching style ngayong college. Naku, I'm sure your students will just love you. Naku, thank you, ma'am. Trust me, Lexi. They will love you. Si Ma'am Feli, noong last day ko as high school teacher. Papa Dudut, alam ko rin namang magugustuhan kong magturo sa college level kasi feeling ko ay nag-graduate na rin ako sa high school. Kahit ako yung teacher ay feeling ko ay nagtapos din ako ng pag-aaral. Nang ganong parte ng aking teacher career at ngayon ay ready na para sa mga challenging na trabaho. Kapag sinabi ko namang mas challenging ang ibig sabihin din noon ay mas rewarding financially. At magandang balita yon para sa akin at sa asawa ko na si Nesty. Alam mo Papa Dudut, medyo hirap kasi yung buhay namin. This past few years na nagtuturo ako sa early grades, sa preschool, elementary at high school. Kasi hindi naman gaanong kalakihan ang sweldo ko. At yung asawa ko, si Nesty, hindi rin gaanong kalakihan ang sweldo. Minsan nga ay ilang buwan siyang walang sweldo. Kasi freelancer siya Papa Dudut. Graphic designer. Dati nagtatrabaho siya sa opisina, kaya lang ay mainitin ang ulo. Kaya tuloy ay ayaw niyang mamasukan. Halos magsasampung taon na kaming kasal ni Nesty. Okay naman kami Papa Dudut. Although wala pa kaming anak kasi nga financially ay kinakabahan pa ako. Sinusuportahan din kasi namin ang ilang mga kamag-anak, parents niya na may edad na, parents ko rin at ilang kapatid ko. Hindi ko na masyadong idedetalye yon Papa Dudut, masalimuot kasi. Although maayos naman ang mga buhay ng mga pamilya namin, maayos meaning ay wala namang gulo, ako lang sa aming magkakapatid ang nakapagtapos ng college. Kaya kahit na teacher ako at maliit ang sweldo, bahagi pa rin noon ay napupunta sa pag-aabot sa mga gastusin ng mga magulang ko. At minsan ay napapautang sa mga kapatid. Tatlo lang naman kaming magkakapatid. May isa akong ate at isang kuya. Bunso ako. Pero may mga anak na sila at madalas ay kinakapos. So kanino pa ba sila unang hihingi ng tulong? Kundi sa kapatid nila na nakapagtapos at nagtuloy-tuloy ang trabaho, hindi ba? Edi, ako na yon. Si Nesty naman na asawa ko ay medyo umaasa rin sa akin. Lagi niyang sinasabi na balang araw daw kapag mayaman na siya, hindi na raw siya masyadong aasa sa akin. Ang sabi niya kasi, lalo na ngayon na nasa bahay na lang siya nagtatrabaho madalas, sa computer, minsan lang nakikipag-meeting sa kliyente para sa project, mababa lang naman ang gastos o expenses niya. Pero dahil doon Papa Dudut, medyo nawawala na rin ako ng respeto sa kanya. Kasi alam na nga niyang sumusuporta ako sa pamilya ko, tapos parang hindi siya nag-extra effort para kumita. Siya pa nga ang nagsabi sa akin na magturo na ako sa college, para mas malaki ang sweldo. Eh hindi ba medyo nakakabanas din yon? Parang may motibo siya na kumuha ako ng trabaho na mas mataas ang sweldo. Kasi kapag mataas ang sweldo ko, ang ibig sabihin ay abswelto siya sa mga responsibilidad na makahanap din ng mataas na sweldo para pampuno sa mga gastusin naming mag-asawa. So talagang hindi pa kami pwedeng magkaanak Papa Dudut. Kasi sapat na sapat at minsan ay kinukulang din ang kinikita naming dalawa para sa aming dalawa lang. Kaya madalas nga, napapaaway na rin kami tungkol sa pera. Normal lang naman yon siguro. Pero sa tagal ng panahon ay naaapektuhan na rin ako Papa Dudut. Kasi yung dating nadadaan namin sa biro,
ngayon ay nagiging seryoso na at nagiging away na. Kumusta na sked mo sa university? Ilang units daw ang ituturo mo? Ilang klase ang hawak mo? Hindi naman talaga klase ang hawak ko. Course. College na to, Nesty. Alam ko naman yun eh. Siyempre alam ko ang kaibahan ng college at high school. Nakapag-college din naman ako. Pero? O anong pero? Nakapag-college, pero? Pero ano? Hindi nakapagtapos, ganun? Teka, ba't nagagalit ka na? Eh bakit hindi ako magagalit? Eh di ba, biruan natin yun. Ako college, ikaw knowledge. Anong nakakatawa dun? Nesty, ano ba? Ano bang problema? Bakit mainit ulo mo palagi? Hindi ka ba natutuwa na magtuturo na ako sa college? Hindi ka ba natutuwa sa asenso ko? Malaking tulong sa atin to, hindi ba? Oo. Eh ganun naman pala eh. Magtatanong lang naman ako tungkol sa sweldo mo. Mas malaki na sweldo mo, hindi ba? Oo nga. Kasi bala ko pumasada na lang. Pumasada? Oo. Pumasada na jeep. Jeep? Oo, papasada ng jeep. Dito sa atin. Novaliches hanggang Blooming Treat. Nesty! O bakit? Nesty, bakit yun na lang ang gagawin mo? O eh, anong masama dun? Wala ka na ba makuha mga project? Yung dati mo mga contact, hindi ka na binibigyan ng trabaho? Pag namamasada na ako, hindi ko na kailangan ng mga contact. Hindi na nakasalalay ang kabuhayan ko, ang kabuhayan natin, sa mga racket-racket ko na ganyan. Pag namamasada na ako, tuloy-tuloy ang biyahe. Hindi naman nauubusan ng pasahero araw-araw eh. Tuloy-tuloy ang biyahe, tuloy-tuloy ang sweldo. Pero bibili pa muna tayo ng jeep, ganun ba? Oo! Sandali lang yun pag regular ka na sumisweldo. Pero, Nesty… Bakit? Ano problema mo? Magtuturo na ako sa college. Magiging professor na ako. Oo nga. Eh ano ngayon? Anong kinalaman nun sa pagpasada ko ng jeep? Hindi pwedeng jeepney driver ang asawa ng isang college professor. Kaya nga bibili tayo ng jeep. Ha? Kapag sa atin na yung jeep, hindi lang ako driver. Jeepney operator din ako. Dahil hindi ako namamasukan sa kung sinong jeepney operator, nakukunin lang ang kinikita ko sa pamamasada buong hapon. At pag akong operator at may-ari ng jeep, sa akin ang oras ko kung kailan ako papasada. Kung sa Maynila nga ako kukuha ng prangkisa, baka pwede pa kitang sunduin dun. Isasabay ko sa tapos ang klase mo. Tapos sabay ka na sa akin pag-uwi. Hindi mo na problema ang pag-commute. Yan talaga ang gusto mo? Oo. Oh, pasado ba sa iyo ang plano ko? Papa Dudut, hindi pasado sa akin ang plano ni Nesty. Bagsak na bagsak. Kung kailan naman ako magiging professor sa kolehiyo, ganun pang bibiglain niya ako ng asawa ko na magiging jeepney driver siya. Wala yon sa plano ko. At sigurado akong wala naman talaga yon sa plano niya nang magpakasal kami. Hindi man siya nakapagtapos ay matalino at may abilidad naman ang asawa ko. Kahit dati pa. Alam ko naman na meron siyang ibubuga. May talent naman siya papadudot sa pagdidesenyo ng brochure at poster. At sa printing, hindi lang siya siniwerte sa mga napasukan niyang mga ahensya. Nang una kaming magsama ay mas malaki ang kinikita niya kaysa sa akin. Papa Dudut, sorry pero sasabihin ko na. Kung bala kong maging asawa ng driver, edi sana sinagot ko na yung tricycle driver na pumorma sa akin ng elementary school teacher pa lamang ako. Ang dami yata mga driver. Hindi ko nga mabilang sa daliri ng kamay ko na gustong makipag-date sa akin noon. Ang sabi nila kasi ay ang ganda-ganda ko raw. Biniro pa nga nila ako na artistahin daw ako. Pero lahat sila ay hindi ko pinansin. Tinatawanan ko lang lahat sila. Wala namang problema sa pagiging driver. Marangal na profesyon yon. Pero hindi ko kailanman nakita ang sarili ko na may asawa na driver. Tricycle man o taxi o truck o bus. At lalong hindi ko kayang tanggapin na magiging asawa ako ng jeepney driver. Sa totoo lang, simula ng pag-uusap na yon ay talagang na-turn off na ako sa asawa ko. Parang biglang nawala ng drive, ng ambisyon. Parang nag-give up na siya na umasenso sa trabaho niya. Sa pamamagitan ng pagpapayaman sa abilidad niya sa computer graphics at disenyo.
Ngayon, kung nainlove ako sa kanya noong una pa lamang at driver na siya dati pa, edi pwede pa yung ganun. Magiging kami kahit na ayaw ko sa driver. Kung nainlove ako sa kanya noong mulat na mulat ang mata ko. Naiintindihan naman niya yon, hindi ba, Papa Dudut? Kung simula pa lang ay driver na siya at nainlove na ako sa kanya, edi okay lang. Pero ngayon, pagkatapos ng ilang taon ay bigla na lang siyang magiging driver kung kailan malapit na akong maging professor. Eh ayoko naman ang ganon. Hindi yon kasama sa plano ko, Papa Dudut. Simula pa lang sa first day of classes ay masaya na ako, Papa Dudut. Bibo ang mga estudyante. Masyado nga yatang bibo. Ang dami nilang tanong. Kung ang personality ng mga bata ay nakakatuwa noong maliit pa sila, mas lalo na ngayong nasa college na. Nagulat ako. Kahit na sabihin ako rin ay naging college student once upon a time, ay hindi ko na napredict na ganito ang magiging personalidad nila. Dahil ako naman ay hindi naging ganito noong college. Marami ang classes ko, Papa Dudut. Umaga pa lang, madaling araw umaalis na ako. Dahil ang unang klase ko ay alas 7 ng umaga. At ginagabi na rin ako hanggang sa alas 9 ng gabi. Napasabak ako talaga, Papa Dudut. Siguro ay nabilib sa akin yung coordinator ko at binigyan ako ng maraming mga klase na hahawakan. Medyo may kakulangan kasi ang mga teachers sa college level. So naparami ang trabaho na ibinigay sa akin. Kung wala ako sa klase, ang libre ko lang na araw ay Lunes at Huwebes. Nag-check naman ako ng mga papers online. Puro online na kasi, Papa Dudut. Hindi na piniprint ang mga paper at project. Kaya kung hindi ako nakatutok sa mga klase ko, pagdating sa bahay ay nakatutok naman ako sa computer, nag-check ng mga gawa ng estudyante ko. Kaya't ng unang mga buwan ay talagang nagkalayo kami ni Nesty. Almusal na lang ang naihahanda ko sa kanya. Ang tanghalian at hapunan niya ay hindi ko na alam kung paano ang ginagawa niya. Nag-iiwan naman ako ng pera pero konti lang yon. Marami namang mga karinderya sa paligid namin so malamang ay doon na siya kumakain. Ako naman ay kumakain ako malapit sa school bago umuwi kasama ang mga co-teachers ko na mga baguhan din halos lahat. At minsan ay sinasabayan ako ng mga estudyante ko. Wala na akong magawa tungkol doon, Papa Dudut. Pag tinatabihan nila ako sa cafeteria ng school ay tinatiming nila na nakapagsimula na ako. So hindi na ako makakatanggi o makakalipat ng upuan. Okay naman sila, Papa Dudut. Siyempre noong nagtuturo ako noong elementary at lalo na noong preschool ay sanay na ako na niyayakap ng mga estudyante ko. Minsan nga ay humahalik pa. Pero ngayong college, malay ko ba naman na meron ding iba na gano'n ang balak? Okay class, nabasa niyo na ba yung sinend ko na link sa online group natin kahapon? Doon ang basihan ninyo para sa paper na kailangan ninyong ipasa 2 weeks from now. Ma'am Lexi, 2 weeks lang? Oh, bakit anong problema doon? 2 linggo ang binibigay ko na allowance sa inyo. 14 na araw ang meron kayo para isulat yung paper. Enough na yun ah. Ma'am, baka kulang po yun. Bakit naman kulang yun? Eh ma'am, syempre pagbubutihan namin yung pagsusulat nun. May research. Maraming research. Alam ko naman yun na maraming research. Kaya nga ginrupo ko kayo, ba? Diba? Kasi kapag group work, mas marami kayo magre-research. At tulong-tulong kayo sa pagsusulat. Eh ma'am, ibig sabihin nun, mag-meet pa kami pagkatapos ng klase. Mag-meet kami madalas. Maraming mga meeting para pag-usapan yung mga research namin at kung paano namin isusulat. Tsaka kung sino yung magsusulat at kung ano yung gagawin ng iba. Ganun talaga ang group work. So kailangan gamitin ninyo ang oras ninyo ng maayos, efficiently. Hindi pwedeng puro chismisan at chikahan lang ang mangyayari pag group meeting. Para maipasa ninyo ang papers ninyo on time. Eh ma'am, paano na yung mga love life namin? Ha? Ano? Paano na yung oras namin para mag-date? Na makipagkilala sa ibang tao? Yung social life namin, ma'am.
Importante rin yun, alam nyo na. Ah, hindi. I disagree. Sa buhay ng estudyante, ang pag-aaral ang importante. Yun dapat ang focus ninyo. Hindi ang love life, love life. O sige, sige ma'am. Tama kayo. Tama ako? Bakit nga naman makikipagkilala pa kami at maghahabol ng love life? Eh kung nasa loob ng klase dapat ang focus namin. Hindi sa love life, tama? Oo, tama. Buti alam mo. Kaya buti na lang dito sa classroom makakahanap na kami ng love life. Yun, so! Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Malinaw kasi sa akin na dito pa lang sa loob ng classroom, nakita ko na ang taong mamahalin ko at magmamahal sa akin. Loko ka rin ano? Eh kung ganun ang kailangan kong maging, para pansinin ako ng gusto ko eh. Di ako na ang pinakalokong lalaki sa mundo. Sige, bahala ka. Sabi mo eh. Ano nga ang pangalan mo? Ian. At ikaw naman si Lexi? Excuse me? Ma'am Lexi ang tawag mo sa akin. Okay. Ma'am Lexi. Okay. O, tama na nga to. Anything else? May mga tanong pa kayo? Ako, may tanong pa ako. Yes, Ian. Ano kaya ang tanong mo? Ngayong magkakilala na tayo, pwedeng humingi ng hug? No! Walang hug! Okay. Nagbabaka sakali lang naman. Nako, Papa Dudut. Hirap na hirap akong itago ang kilig ko. Si Ian kasi gwapo at matipunong estudyante. Isa sa mga pinakagwapo sa campus kung tatanungin mo ako at iba pang mga teacher na babae at mga bading. Kasi may mga beke rin syempre na nagtuturo doon. Sasabihin din nila na si Ian ang pinakagwapo, parang morenong version ni Dennis Trillo at mas matangkad. Pero sa tingin pa lang niya, alam mo nang pilyong bata este, binata ito. Feeling ko ay may crush siya sa akin at feeling ko ay alam ng buong klase. Kasi lagi nilang ibinibida si Ian. Parang sineset up nila na pansinin ko siya. Kapag nagtatanong ako sa klase, minsan sinasabi nila na tawagin ko si Ian. Binovolunteer nila kasi siya raw ang may alam ng sagot. Kasi siya raw ang may alam tungkol doon. Kasi si Ian daw ang lagi kong pinapansin naman, eh sinasabi nga nila na favorite ko raw si Ian. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko akalain na tutuksuhin ako ng mga estudyante ko ng ganon. Parang pinagtutulungan nila ako. Sasabayan nila ako sa koridor, kunwari ay tutulungan nila ako magdala ng mga libro at materials na mabigat. Una, tatanggi ako. Tapos pag pumayag na ako, eh biglang darating si Ian at siya na ang magdadala ng mga gamit ko. Ipapasan nila sa kanya. Kaya ayun, siya ang kasama ko maglakad papuntang faculty room. Ilang beses itong nangyari. At una sinasabi ko na ayoko ng ganitong pakulo nila at ni Ian. Pero pagtagal-tagal ay pumapayag na rin ako dahil mabigat naman talaga ang mga dala ko. Kaya dahil dito ay nagkakausap kami ni Ian. Kahit nga nung simula na niya akong tawagin na Lexi ay hindi Ma'am Lexi, ay hindi na rin ako nagprotesta pa. Kasi ang ganda ng boses niya at ang pagkakabigas niya ng pangalan ko. Ang tweetams ko no, Papa Dudut? At pagkatapos ng ilang beses na makasabay ko si Ian sa koridor, nauwi ang usapan mula sa small talk tungkol sa klase at mga papers at napunta na sa ibang mga bagay. Mga personal na bagay na walang kinalaman sa classroom. Ito yung mga bagay na kapag nasimula ng mapag-usapan ay alam mo nang nag-iiba na ang usapan. Magbabago na ang dynamic o pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi na ito bilang estudyante at guro o pupil at professor. Pero magiging usapan na lang ng dalawang tao na may buhay na normal, na may pangitain at pangarap at may mga tumitibok na puso at isipang umiikot, na kadalasan ay nag-aaway at nagkaka-conflict sa isa't isa. Hindi ba lagi na lang sinasabi na nag-aagawa ng puso at isipan natin para sa atensyon? Na nagta-tug of war ang dalawang ito
ang puso at isipan. At lagot ka kung ang puso ang mananalo. Ganon ang mangyayari pag ang usapan ay nauwi na sa personal na mga bagay. Lalo na para sa akin na isang guro at sa isang estudyante na aminado naman ako sa sarili ko, noon pa lang ay naa-attract na ako sa kanya. Naku Papa Dudut, tuwing maiiwan kami sa koridor sa school na naglalakad ay eto na ang usapan na kinakabahan akong mangyari sa aming dalawa. At ayun, nangyari na nga. Ma'am Lexi? Yes, Ian? Matagal na kayong kasal, no? Matagal na rin, Ian. Masaya naman kayo. Excuse me? Private ng tanong mo, ah. Sorry, Lexi. Masaya naman, Ian. Uy, ang private din ang sagot mo, ah. Nagulat ako. Eh, ganun eh. Lumabas na agad yung sagot ko. Itatago ko pa ba? Ilang beses mo na akong sinasamahan dito sa school na dala-dala yung mga gamit ko. So, naisip ko na mabigat yung tanong mo, edi ibibigay ko na rin sa iyo yung mapikit na sagot ko sa katanungan mo. Oo nga. Para gumaan ba? Parang gano'n na nga. Bakit? Mabigat ba para sa'yo? Medyo. Siguro. Ewan ko. Ah, basta. Normal na tao lang naman tayong lahat, diba? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero atin lang yon, ha? Kahit sa mga co-teachers ko, hindi ko kinukwento yon. Alam nilang lahat, or at least ina-assume nila na happily married ako. Eh, siguro walang nagtatanong sa'yo. Siguro nga. Lahat sila alam kung paano rumispeto at dumistansya. Sorry. Pasensya na, ha? Ako kasi ayokong dumistansya, eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba nahalata, ma'am? Ian. Yes, ma'am? Ian. Yes, ma'am. Bakit bigla mo akong tinatawag na ma'am ulit? Ha? Kanina lang tinatawag mo na ako na Lexi. Ma'am. Lexi. Tama. Ian. Ma'am. Lexi. Tinatanong mo ba ako kung nakakahalata ako? Yes, ma'am. Ay, sorry. Lexi. Yes, Lexi. Ang tanong ko naman sa'yo, ikaw ba hindi nakakahalata? At doon na nagsimula, Papa Dudut. Nagka-affair na kami ng estudyante ko. Alam ko na hindi dapat yon. Pero mahina ako at hindi ko kayang tumanggi. Ano ang gagawin ko, Papa Dudut? Hindi ko naman pinilit si Ian at hindi rin niya ako pinilit. Pareho naman naming ginusto yon. Ang importante lang ay itago namin at marunong kaming magdala. Simula noon ay hindi na kami nakitang magkasama sa campus. Parang hindi na kami magkakilala sa klase. Sinabi ni Ian sa mga kaklase niya na talagang tinanggihan ko siya at sinabing itigil na niya ang pagpapakyut sa akin. Nagalit daw ako at naniwala naman yata sila. Tumigil na ang tuksuhan, Papa Dudut. Ang hiyawan at ang pagpapakyut at mga setup. At syempre mas kumonti ang oras ko sa bahay. Mas late akong umuwi. Inuumaga pa nga madalas. Madalas kapag libre ako sa susunod na araw, Lunes o Huwebes ay doon na ako umuwi. Bandang tanghalian. Siyempre, si Nesty nagsususpecha na rin na merong nangyayari na hindi niya maipaliwanag. Kaya ayon, ako ang hinahanapan niya ng paliwanag. Mas madali kasi kung inuumaga ako para hindi na kami magkaharap ng asawa ko. Pag dumarating ako, tulog na siya. At pag aalis ako, kung hindi man siya tulog, ay wala siya sa bahay o busy na may kausap sa internet na kliyente tungkol sa project. Madalas naman ay talagang tinatakasan ko na siya. Magugulat na lang siya na wala na ako sa bahay at hindi ako sumasagot sa mga text niya. Hindi naman niya ako matawagan sa cellphone kasi laging walang load yon. Ako ang naglo-load sa kanya. Ang pamilya ko ay napapabayaan ko na rin. Hindi ko na sila binibisita. Sinasabi ko kay Nesty na bumibisita ako sa kanila pero ang kasama ko lang ay si Ian.
Nagpapadala lang ako ng pera sa pamilya ko pero nagtitext ako lagi na hindi ako makakadaan. Ano bang nangyayari sa akin, Papa Dudut? Ilang buwang nagpatuloy ito hanggang sa dumating na lang sa school si Nesty na hinahanap ako. At nang mahanap niya ako, nagkagulo na. Hindi ko naman akalain na magkakaganito, Papa Dudut. Relihiyoso naman akong babae. Nagsisimba ako palagi, pero noon lang. Pero Papa Dudut, kahit dati pa ay gusto kong laging tama ang gagawin. Kaya nga ako naging teacher eh. Kasi importante sa akin na tama ang gawin ko. Hindi ko dapat pinipili ang mali. Pero bakit sa ganitong pagkakataon ay parang ang mali pa ang pinili ko? Alam ko na mali or alam ko na merong aspeto ng ginagawa ko ngayon ang mali dahil hindi ko binibigyan ng pansin ang pamilya ko. Ang upbringing ko bilang tao na masunurin, na marunong rumespeto sa mga natutunan ko noon sa eskwela, sa mga magulang ko, sa simbahan. Gaya ng sabi ko ay relihiyoso ako noon, Papa Dudut. Bagamat hindi na ako masyadong nakapagsisimba tulad ng dati. Sa tingin ko naman ay alam ko pa rin kung ano ang tama at mali. Ang problema nga lang ngayon kahit na alam kong mali ay hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Somehow, nakukumbinsi ko na mas tama kung gagawin ko ang mga bagay-bagay na masasabi kong karamihan na mali. Hindi ko rin alam kung bakit binubura ng mga aksyon ko ang boundary sa pagitan ng guro at estudyante. Naunang tungtong ko pa lamang sa pagtuturo sa college ay natitempt na kaagad ako ng ganito. Sadya bang napaka-vulnerable ko ngayon dahil sa pag-alat ng samahan namin ng asawa ko. Ang pangako ko nang magpapakasal kami ni Nesty, bakit tila tinalikuran ko na. Tila lahat ng yon ay tinalikuran ko. Bakit ganon, Papa Dudut? Sa totoo lang ay ang daming mga tanong na nagpapagulo sa isipan ko. Kaya't mas madali na huwag ko nalang pabayaan itong gumulo pa lalo sa isipan ko. Hanggat walang ibang bagay na magdudulot ng kaguluhan, pinapabayaan ko nalang na mangyari ang nangyari. At nangyari na nga ang relasyon namin ni Ian. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas. Kinaya naming itago sa ibang tao ang relasyon namin. Walang kamuwang-muwang ang mga co-teachers ko, ang mga estudyante rin or at least parang walang nakahalata. Ilang buwan, Papa Dudut. Walang kaguluhan. Hanggang sa isang araw nang biglang dumating ang asawa ko sa school. Nang magkita kami ni Nesty sa school ay hindi ko na alam kung paano ko itatago. Nandun ang mga kasama kong co-teachers. Nang sabihin kong sa ibang lugar kami mag-usap, ayaw naman niya. Niayaw niyang lumabas ng faculty room para man lang makalayo sa mga mata at tenga ng mga kasama ko sa faculty. Yung ilang mga teachers namin ay umalis pero yung ilan siguro ay nakaamoy ng juicy na chismis. Hindi sila umalis. Kaya pa kapala na lang ng mukha, Papa Dudut. Kailangan kong harapin ang asawa ko. Lexi, ano ba nangyayari sa'yo? Nesty, wala nangyayari sa akin. Halos hindi ka na umuwi. Hindi na kita nakikita. Pinapabayaan mo na ako. Dati, puro ka kwento tungkol sa trabaho mo. Alam ko mga ginagawa mo. Pero eto ngayon, dumidistansya ka sa akin. Ano ba pinagkakabala mo? May tinatago ka ba? May iba ka bang inaatupag? Magsalita ka! I'm sorry, Nesty. Sorry ka? Talaga? I'm sorry pero hindi kita kakausapin kung ganyan ang tabas ng dila mo. Nandito ka sa school, pumunta ka na lang bigla. Na hindi ko alam kung paano ka nakapasok tapos bigla mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Na parang may kung ano akong kasalanan sa'yo. Kung ano man ang pwede kong isagot sa'yo. At pwede naman ako talagang sumagot. Magmumukha akong may kasalanan talaga dahil lang sa tono ng pagtatanong mo. May lalaki ka siguro, no? Siguro may iba ka na. Excuse me. Huwag mo kong akusahan ng mga ganyang bagay. Nanguhula ka lang at ngayon kailangan kong i-defend ang sarili ko? Ikaw ang nag-akusa. Ikaw ang magbigay ng patunay. Wala kong kailangan sabihin sa'yo. Hindi ko kailangan magsabi ng kahit ano. At unang-una, hindi ka dapat nandito. Pinapahiya mo ko sa mga co-teachers ko. At siguradong kakalat to sa school.
at malalaman ng ibang mga tao na mga estudyante ko at makukompromiso ang integridad ko bilang guro nila. At ako pa ang mali? Ako pa? Ano bang ginawa ko sa'yo, Lexi? Wala kang ginawa! Sino ba dito ang kalaguyo mo, ha? Marami ka pa sinasabi para lang itago ang kabulustugan na ginagawa mo! Sino dito sa mga co-teacher mo kinakasama mo at hindi ka na umuwi ng bahay? Ha? Sino? Excuse me, sir. Please, umalis ka na. Hindi kailangan ng university na to ang mga dramang ganito. Wala kaming pakialam o wala kami sa lugar para makialam sa pribadong buhay ng mga ibang tao sa faculty o ng student body. Lalo na pag hindi naman naapekto ng trabaho at ang tuluyang pag-aaral ng mga estudyante. Sa pagkakaalam naming lahat, mabuti at epektibong guro ang asawa mo. Kung asawa mo nga siya. Asawa ko siya! O sige, sabi mo eh. Pero dapat ka nang umalis. Nandito na ang security, oh. Tinawag ko na sila habang nagbububula ka kanina. Kaya please, sumama ka na sa kanila. Lexi, hindi mo pwede gawin sa akin to. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ayaw mo akong kausapin? Sir, please, sumama ka na sa kanila. Ah, sir, sumama ka na ho sa amin. Nesty, please, sumama ka na sa kanila. Sabihin mo muna sa akin na hindi totoo ang sinasabi ko! Na wala kang balak na iwan ako! Na mahal mo pa ako! Na walang ibang lalaki sa buhay mo! Ma'am, pwede po bang doon na lang sa office nyo to ituloy? Sir, kung hindi kayo sasama at kung magpapapigil pa kayo, talagang papa-aresto na namin kayo. Disturbing the peace na po ito. Nesty, hindi totoo mga sinasabi mo. Walang ibang lalaki sa buhay ko. Mahal mo pa ba ako? Huwag na natin dito pag-usapan yan, Nesty. O sige sir, parang yun na yung sagot na hinahanap ninyo. Alis na po tayo. Lexi! Lexi! Ba't mo nagawa sa akin to? May lalaki ka nga! Nagsisinungaling ka! Nagsisinungaling ka! Hindi mo na ako mahal! Walang iya ka! Tinaguriha ka pa naman, teacher! Paano mo nagawa sa akin to? Pinaalis nila sa school si Nesty, Papa Dudut. Yung mga malalaking security guard sa gate, babae at lalaki sila, dumating para i-escort si Nesty palabas. Siyempre nagwala siya at nagsisigaw. Pero I guess, iba na ang mundo ngayon. Dahil tulad ng mga iskandalosong news sa panahon na to, madali siyang makalimutan. May bulong-bulungan pagkatapos tungkol dun sa asawa ng isang professor na nagwala at in-escort palabas ng mga security guard. Pero tulad nga ng sabi ko, ay madaling nakalimutan ang pangyayari. Nagkaroon ng konting tanungan sa faculty room pagkatapos noon. Tinanong lang nila kung okay lang ba raw ang buhay asawa ko. Sinabi ko lang na talagang nagkakalabuan na kami ni Nesty. Na umaasa siya sa akin para kumita at itaguyod ang pamilya namin. Na gusto lang niyang maging jeepney driver. Na ang inaabangan lang naman niya ay ang mas mataas ko ng sweldo dahil sa college na ako nagtuturo. Ang sinabi ko sa mga co-teachers ko na yun lang naman talaga ang mahalaga kay Nesty. At hindi ako. Hindi ako na asawa niya. Hindi ako na partner niya na umangat ng estado sa buhay at career bilang guro. Sinabi ko sa kanila na wala namang pakialam si Nesty sa ibang tao bukod sa sarili niyang interes, sa sarili niyang mga hangarin. At sabi ko, yun din ang dahilan kung bakit wala pa kaming anak. Dahil hindi ko kayang magkaroon ng anak kung alam kong si Nesty ang magiging tatay. Walang ambisyon. Umaasa lang sa asawa. Hindi sumusuporta sa asawa niya. Nagsinungaling ako, Papa Dudut. Talagang dinagdagan ko ang kasinungalingan sa kwento ko. Totoong nagkakalabuan na kami pero mahal din naman ako ni Nesty. Pero totoo naman na hindi ko gustong magkaanak sa kanya dahil ayaw kong may ganong pagmamanahan ang magiging anak ko. Pero sinabi ko kay Nesty na mahal ko pa rin siya. Naging malamig ang samahan namin pagkatapos, pero hindi rin ako himawalay sa kanya. Hindi ko kasi kayang gawin yon dahil kung ginawa ko yon, lalong magsususpetsa ang faculty. Mas mabuti nang panatilihin ang ganong estado ng kasal namin kesa humiwalay at magkaroon pa ng kung anong kwento na dapat kong ilahad sa kanila. Ang importante na lang sa akin noon ay kung paano ko maipagpapatuloy kung ano ang meron kami ni Ian. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit.
pero siya na ang nakikita kong kinabukasan ko. Alam kong mali pero dito na ako tutungo. Kaya't biglang gulat ko na lamang nang kausapin ako ni Ian pagkatapos ng isa naming pagtatagpo. Lexi, matatapos na ang taon. Oo nga, salamat matatapos na ang school year na to. Bala ko lumipat ng course, Lexi. Talaga? Anong course? Lilipat din ako ng campus. Anong ibig mong sabihin? Agriculture sa Los Baños. Ian, paano na tayo? Lexi. Pwede akong magturo dun sa Los Baños. Lexi. Madali naman mag-transfer dun. Actually, maganda nga dun. Maaliwalas. Preskong-presko ang hangin. Pwede tayo magrenta ng apartment ng off-campus. Ako na bahala. Kaya ng sweldo ko naman yun eh. Maliit lang ang renta dun sigurado. Nakapag-boarding house na yung kakilala ko sa Los Baños. Mura lang talaga. Dito lang naman sa Manila, sobrang mahal ng renta ng mga bagay-bagay. And ang balitaan ko, maraming bakante sa faculty nila. General education naman ang tinuturo ko, so pasok pa rin ako doon. Teka, mag-email na kaya ako ngayon habang maaga. Para umandar na, mag-apply na ako agad-agad para pagdating ng June o kahit summer pa lang, makapagturo na ako doon. Lexi, ano ba? Bakit? Anong problema? Ito na nga ako, inuunahan na kita para smooth ang transition natin doon sa Los Baños. Aba, malaking move yata yun. So mabuti pa, asikasuhin na natin ngayon bago pa tayo lumipat doon. Lexi, hindi tayo lilipat doon. Ako lang. Hindi tayong dalawa. Mag-e-enroll ako doon. Magta-transfer ako ng course. At ikaw, hindi ka susunod sa akin. Hindi ka magiging faculty doon. At lalong hindi tayo magsasama sa loob ng isang apartment sa campus. Kung sa labas ng campus? Kahit sa loob o labas ng campus, hindi tayo magsasama. O sige, madali naman magpunta sa Los Baños. O di kaya, bibisitahin na lang kita pag weekend. Madali lang yun. No, Lexi. Anong no, Lexi? Tapos na to. Anong tapos? Tapos. Tapos na. Hindi mo ba nakukuha yun? Hindi ba teacher ka? Bakit ang hirap mong umintindi? Tapos na ang relasyon natin. Ayoko na. At kung alam mo ang makakabuti sa'yo, dapat ayaw mo na rin. Ian! Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Dahil ayoko na. Malinaw. May iba pa bang rason na kailangan para itigil tong relasyon na to? Bukod sa ayoko na? Paano nararamdaman ko? Sa tingin mo ba ayaw ko na? Paano mo itutuloy? Eh ayaw ko na nga. Ayaw ko na sa relasyon na to. Ian, bakit mo bigla akong tinatrato ng ganito? Ilang buwan na natin inaalagaan to. Ilang buwan kong tinaya ang reputasyon ko bilang teacher sa college. Sa panahon na ginugol mo para sa UIN ako pagkatapos ngayon, buong buo ko nang binibigay ang sarili ko sa'yo, bigla mo ako isasantabi na lang at itatapon ng gano'n-gano'n na lang. Yes, ma'am. Tapos na ang lesson. Tapos na ang school year. Isang sem lang naman tayo nagsama talaga. Kung bibilangin mo, di ko rin naman akalain na tatagal tayo ng ganito. Ian, huwag ka magsalita ng ganyan. Alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Hindi mo pwedeng ipagsinungaling yun. Nararamdaman ko rin na minahal mo ako. Ramdam na ramdam ko yun. Oo, minahal din kita. Totoo naman yun. Pero hindi na dapat ito magpatuloy. Bakit? Ano to? Bigla ka nagkaroon ng konsensya? Please, tama na ang drama na to, Lexi. Huwag na nating dagdagan ng drama. Anong drama? Bakit? Nag-iwalay ba kayo ng asawa mo? Bakit hanggang ngayon nagsasama pa rin kayo? Pagkatapos ninyong mag-away sa faculty room? At pagkatapos mong sabihan ng mga co-teacher mo na patay na ang relasyon nyo, eh bakit hanggang ngayon sa kanya ka pa rin umuuwi? Dahil kahit ano mangyari, kasal pa rin kami! Hindi ko basta siya may hiwalayan at mas madali para sa akin na magsinungaling sa kanya kaysa sasabihin ang totoo at malagay pa sa kapamakan ang sarili ko. Dahil kung nalaman niya ang totoo, baka mapatay pa niya ako. Buti nang ganito, nagtatago tayo. Mas gusto mong nagtatago tayo? Magaling naman tayong magtago eh. Ayoko nang magtago, Lexi! At kung pipilitin mo ba akong magtago, itigil na natin ang relasyon na to. Ang hindi ko maitago ngayon, ang katotohanan na hindi na kita mahal. Hindi mo na ako mahal?
Pero bakit mo ko sinuyo? Alam mo naman ang kabataan, mapusok. Na-attract ako sa'yo. Totoo yun. Pero yun lang yun. At na-develop ako. At naging seryoso. Pero tulad ng maraming bagay, lumipas din siya. Tumagal ng kaunti, pero lumipas pa rin. Kaya Lexi… Huwag mong sabihin! Please! Huwag mo akong hawakan! Huwag mo sabi akong hawakan! Hanggang dito na lang. Pagkatapos noon ay ilang beses na lang kaming nagkita, Papa Dudut. Pero feeling ko ay napipilitan na lamang si Ian sa akin. Dahil naaawa siya siguro. O dahil hindi niya lang alam kung ano ang mangyayari kung bigla na lang siyang hindi magpakita sa akin. Baka feeling niya ay magwawala ako. Mag-iiskandalo. Alam ko kasi kung saan siya nakatira. Kilala ko kasi ang mga kaklase at kabarkada niya. At halata niya na parang masisiraan na ako ng bait. At hindi ko siya masisisi kung iniisip niya yon. Kasi talaga namang halos magwala na ako. Nagsimula akong uminom, mag-isa, ang bag ko ay laging may lamang alkohol at nagsimula akong manigarilyo. Sa university ay merong freedom wall sa website kung saan ay kahit sinong ay pwedeng magsulat ng saloobin nila. Anonymous, walang makakaalam kung sino ang nagsulat. Mga estudyante at faculty, mga trabahador ng university, pwedeng magsulat doon. Kahit mag-rant o maglabas ng samaan ng loob ay pwede mo dong ilagay nang hindi mabubuking kung sino ang naglagay. Protektado ang privacy mo. Kaya yun, hayun, sulat ako ng sulat doon. Para mga blind item, mga hugot lines. Huwag papatol sa lalaking mahiling magpa-cute dahil ang cute ay ika-cut off ka sa buhay mo. Mga nonsense na ganon, Papa Dudut. Minsan talagang kapal mukha ng nilalagay na mahal kita, bakit mo ako iniwan? Parang title ng kantang kasuklang-suklamang titulo. Alam kong kailangan kong maisaayos ang buhay ko pagkatapos noon. Talagang bagsak na ang pagkatao ko, Papa Dudut. Si Nesty talagang dumidistansya na rin sa akin. Parang ilang buwan na kaming hindi nag-uusap. Walang pakialamanan. Kahit sa tinitirhan namin, Papa Dudut, doon sa apartment, para kaming dalawang magka-boarding house na hindi nagkikibuan. Kanya-kanyang bili ng pagkain, kanya-kanyang laba at kanya-kanyang sariling mundo na napakaliit. Kaya't malaking ginhawa nang biglang makakuha ng trabaho si Nesty sa labas ng Maynila. Sa Mindanao pa nga, Papa Dudut. May dati siyang kaklase na biglang kumuha sa kanya bilang company driver. Marunong naman siyang magmaneho kaya't kinuha na niya. Malaki-laki ang sweldo pero kailangang doon na siya manirahan sa matagal na panahon. Ang sabi niya sa akin, pinapili daw siya kung gusto niyang doon na manirahan at pumayag naman siya. Ilang linggo na kaming hindi nagkikita ni Ian at ilang araw na lang ay aalis na si Nesty. Hindi naman matagal na panahon ang lumipas bago siya makapagsimula ng trabaho niya sa Mindanao. Hindi naman sa ibang bansa kasi, Papa Dudut. Hindi kailangan ng kung ano-ano mga papeles at passport o visa o kung anuman. Mga health clearance lang at NBI clearance ay makapagsisimula na siya. Nag-usap kami ni Nesty bago siya umalis. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay minahal ko rin naman si Nesty. Siguro kung nagkaanak kami kaagad, baka may pagkakataong pang nagbago siya ng pananaw at pagtrato sa akin. Pero hindi nangyari yon, kaya hanggang kathang isip na lamang kung ano ang posibleng nangyari sa aming dalawa kung nagkaanak nga kami. Pero masaya ako na aalis siya. Hindi dahil sa wala nang patutunguhan ng relasyon namin, Papa Dudut. Masaya ako dahil kahit papaano, magkakaroon na siya finally ng pagkakataon si Nesty para mapatunayan ang sarili niya. Mukha kasing importante ang magiging trabaho niya dahil pinadalhan pa siya ng pera para makabili ng mga damit na maayos na gagamitin niya sa trabaho niya. Ramdam ko rin na may kalungkutan siya dahil aalis siya. At hindi na namin naayos ang samahan namin.
Siguro iniisip niya na sana hindi na lang kami nagpakasal, na sana ay nagsama na lamang kami tulad ng sinasabi niya noon. Na sana ay hindi na lang siya nakinig sa akin dahil sinabi kong gusto ko siyempre ng kasal. Bakit? Kasi relihiyoso nga ako, hindi ba papadudot? Mahalaga sa akin yon, or at least ay mahalaga noon. Dahil sa pakikipagrelasyon ko kay Ian, siguro ay napatunayan ko na hindi rin mahalaga yon ang sakramento ng kasal para sa akin. Sa amin ni Nesty ay naging importante yon, kaya't importante na magkausap kami bago siya umalis. Hindi na ako naiyak, papadudot. Nagpapatawa pa nga ako eh. Ginamitan ko pa nga siya ng mga linya na ginagamit din sa akin ni Ian. Ebidensya siguro na talagang hindi ko na siya mahal. O hindi na ako nanghihinayang na mawalay siya sa buhay ko. At ako sa buhay niya. At kung talagang mahal ko pa siya ay maghuhunos dili akong bitawan sa kanya ang mga salita na galing sa lalaki na naging kalaguyo ko habang nagsasama kaming mag-asawa. Minsan talaga, papadudot, nakakagulat kung gaano katigas ang puso ko pagdating kay Nesty. May tao bang babati sa iyo sa airport? Meron. Hindi ko siya kilala pero meron daw placard na may pangalan ko. Wow, galing naman nun. Congrats, Honest. Biro mo yun, para kang sikat na celebrity na may susundo pa. May placard na may pangalan mo. Lexi. Eh paano kung may magpanggap na ikaw tapos agawin yung sundo mo? Paano na yun? Lexi, mahal kita. Please, Nesty, wag dito. Eh saan pa, Lexi? Kailan ko pa sasabihin ulit? Hayaan mo, ito na yung huling beses na maririnig mo sa akin yan. Hindi mo na ako makikita ulit. Huwag ka naman ganyan. Hindi mo o gusto umalis? Hindi sa ganun. Gusto mo na akong umalis talaga? Gusto kong maging mabuti ang trabaho at buhay mo. Kahit wala na ako sa buhay mo. Hindi ko naman ginusto na maging ganito tayo eh. Lexi, dati naman ang ayos ng samahan natin, hindi ba? Maayos, Nesty. Pero may mga bagay na lumilipas talaga. Please, Lexi. Ipaglaban mo naman ng kaunti ang naging samahan natin. Baka naman may pag-asa pa. Kung maniniwala ka lang, malalaman mo na para sa akin, mahal na mahal pa rin kita at handang ipaglaban ang relasyon natin. Nesty, please. Please ano? Please, tama ng drama na to, Nesty. Huwag na nating dagdagan ng drama. Huwag na. Linya ni Ian yon, papadudot. Hindi masarap marinig galing sa kanya, pero masarap ibitaw. Lalo na noong sa akin galing at patungo sa iba. Kaya ayon, umalis na si Nesty. Humahagulhol na sumakay sa taxi. Medyo maliwanag na rin ang langit noon kaya may mga kapitbahay na gising na at nasa kali na. Malamang ay nakita nilang pag-uusap namin at ang paghagulhol ni Nesty. Nakakahiya, papadudot. At hindi ko alam kung bakit mas nahihiya ako sa pagngawa ni Nesty kesa sa pagkakaroon ko. Isang babaeng may asawa at halos isang propesora na sa kolehiyo ng isang relasyon sa estudyanteng hindi hamak na mas bata sa akin. Pero muntik na akong mahiya ng isang araw ay kausapin ako ng kakilala ni Ian, si Weng. Talagang doon ako napilitang harapin kung ano ang ginagawa ko. Isa itong kakilala mula sa nakaraan niya. Isang nakaraan na wala akong kamuwang-muwang na nangyari pala. Bigla na lang niya akong tinawagan. Wala siya sa contacts ko at sinabing pupuntahan daw niya ako. Dumating siya sa apartment bago ako pumasok sa school. Nagulat na lamang ako at nandun siya. Kahit na hindi ko ibinigay sa kanya ang address ko. Sige, upo ka. Nagtataka ka siguro kung paano ko nalaman ang telepono at address mo. Oo nga. Hindi kita kilala. Pero kilala kita. Ilang beses kitang sinundan mula sa school hanggang dito sa apartment mo. Ha? Bakit? Inoobserbahan ko kayo ni Ian. Kilala mo siya? Estudyante ko siya dati.
nung high school pa lang siya. Teacher ka niya. Grade 11, chemistry. Paano? Sinuyo niya rin ako. Noon pa man, simpatiko na si Ian. Malaking bulas, parang hindi minor de edad kung umarte. 17 pa lang siya noon. At naging kayo? Oo. Tumagal kami ng 2 taon. Hanggang maging first year college siya. Naghiwalay rin kami. At ngayon? Dapat malaya na kaming maging kami ulit. Kung hindi ka lang pumasok sa eksena. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngayong nakaraang taon, magkikita kami sana ulit. Pagkatapos ng matagal na panahon. Naging mainit na balita kasi kaming 2. Kumalat ang mga chismis. Maraming nakakita sa amin na magkasama. Nakarating to sa mga parents ng school na merong isang estudyante na naging jowa ng isang member ng faculty. Kahit nag-graduate na si Ian noon, kilala pa rin siya ng mga parents at admin. At ang girlfriend niya na teacher ay nagtuturo pa rin sa school ng mga anak nila. Kaya't pinaalis nila ako sa school. I'm sorry, pero hindi ko alam ang kwentong to. Kaya naghiwalay kami ni Ian. Nangako kami na magbabalikan kami pag hindi na mainit ang mga mata ng tao at pag meron na akong ibang trabaho. Sabi ko sa kanya, huwag na kaming magbalikan. Baka doon na natatapos ang kwento namin. Pero mapilit siya. Kami na raw ang para sa isa't isa. At pagkatapos ng ilang taon, mangyayari na dapat yon at magkakabalikan kami. Kaya lang dumating ka. Gaya ng sabi ko, hindi ko alam ang lahat ng ito. Bakit ba dumating ka pa sa buhay namin? Sinira mo ang mga plano namin! May asawa ka na! Ako, wala! Kaya malaya kaming magkaroon ng relasyon ni Ian! Pero sinuyo niya ako. Alam mo naman kung gaano kasimpatiko si Ian. Nahulog ako sa kanya. Pero may asawa ka na! At hindi mo dapat siya pinatulan pa! Nang makilala ka ni Ian, hindi niya na sinasagot ang mga tawag o email ko, ang mga messages ko, kung ano-anong palusot ang ginagawa niya para hindi kami magkita. Sinira mo ang buhay ko nang dumating ka sa buhay niya! Hindi ko alam, I'm sorry. Halos 1 taon mo akong pinahirapan! At ngayon, finally, hihiwalayan ka na niya at nakuha mo pang ipaglaban ang relasyon ninyo? Bitawan mo na si Ian! Ayaw na niya sa'yo! Hindi mo ba nakukuha yon? Alam ko. Eh bakit ayaw mo pa siyang hiwalayan? Kasi mahal ko siya. Alam mo rin kung ano ang pakiramdam na yon. Oo, alam ko. Itinaya ko ang pagiging teacher ko doon. Iniwan ko ang pagtuturo para sa aming 2. Ikaw ba? Kaya mo bang itaya ang pagtuturo mo? Naghiwalay kami ng asawa ko. Iniyakan ka ng asawa mo! Nakita ko siya. Yun yung araw na dapat pupuntahan kita. Pero nagkataon na yun din ang araw na paalis ang asawa mo papuntang airport. Maaga ako dadaan dahil papunta ako sa trabaho. Itinapon mo ang relasyon ninyo ng asawa mo dahil lumandi ka sa estudyante na ayaw na sa'yo! Hoy! Teacher ka rin niya! Kung lumalandi ako, mas nauna ka pa sa'kin! Huwag ka nagmamalinis-linis dyan! Pupunta ka rito sa pamamahay ko at sisigaw-sigawan mo ako ng ganyan? At kung umarte ka, akala mo kayo ulit ni Ian? Hindi pa kami tapos ni Ian. Pag matauhan lang siya, babalikan niya ako. Matagal na kayong wala. Kami, sariwa pa ang pagsasamahan namin. Hindi pa uli ang lahat para sa amin ni Ian. Hanggat hindi pa siya lumilipat ng course at ng campus, pwede pa magpatuloy kaming 2. Bakit nasabi mo babalik ang kanya at magiging kayo ulit? Anong ebidensya mo? Si Ian ang nagbigay sa akin ng number mo. Bakit mo hiningi ang number ko? Siya ang nagbigay sa akin. Nang sabihin ko sa kanya na alam kong nangyayari sa inyo. Kinuwento niya na ang lahat. Na gusto na niyang kumawala sa iyo. Natuwa pa nga siya nang sabihin kong sinusundan ko kayo. Akala ko magagalit siya. Ako naman, handa nang magalit sa kanya at sabihin lahat ng sama ng loob ko. Pero sinabi niya na mas gusto niyang maging kami ulit kaysa magpatuloy ang relasyon ninyo. Sinabi niya lahat 'yun? Oo. Ano pang sinabi niya?
malaking pagkakamali raw ang pagsuyo niya sa'yo. Pinagsisisihan niya ang lahat ng nangyari sa inyong dalawa. Kung kakausapin raw kita, yun lang ang paraan para mapamukha sa'yo na talagang wala na kayong dalawa. At tigilan mo na raw siya, Lexi. At doon na durog ang puso ko, Papa Dudut. Isa pala akong pagkakamali. Ako na pumili na ipagpatuloy ang isang mali na bagay at kumbinsihin ang sarili ko na tama ito. At tama ako. Ako pala ang mali. Ako ang kumatawan sa pagkakamali ng ibang tao. Tao na minahal ko at minahal pa rin at handang mahalin pa. Kahit na sinabi na niyang ayaw na niya sa akin na pinagsisisihan niyang lahat ng nangyari sa amin. Paano ako magpapatuloy, Papa Dudut? Yun ang gusto kong malaman. Nawala na sa akin ang asawa ko. Itinula ko na siyang palayo. Kahit na minamahal pa niya ako. Inechapwera ko siya sa buhay ko. Ayaw na rin sa akin ang minamahal ko na kapalit sa asawa ko. Ititigil ko na ba ang kabaliwang ito? Matututo na ba ako sa leksyon sa nangyaring kaguluhan sa aming dalawa? Puro mga mali na ang mga desisyong nagawa ko. Kailangan ko ng tulong para malaman kung ano talaga ang tama o mali. Kahit isang guro ako ay hindi ko naman kayang turuan ang sarili ko o pag-aralan ng sarili ko kung ano ang tama at maling desisyon. Kailangan ko po ng payo mo at ng mga tagapakinig mo. Gusto kong matuto sa kung ano man ang sasabihin ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Lexi ng Morayta.